morning! Ganito ako ngayon kaaga mag-umpisang tumakbo. Madilim. Madilim pa para walang tao sa lansangan. Hindi ko makita dinadaanan ko. Ayan, so meron ako ditong nilulup na ruta, mga kulang-kulang 10 kilometers. Ayan, mas minabuti kong tumatakbo ng mas maaga para marami ng tumadaan kasi ito yung diversion road na usually mga ganitong oras, mga trucks, buses yung tumadaan papuntang Bicol, galing Maynila. So mas maaga, mas walang tao sa lansangan, mas makakatapos ako kaagad. Tsaka pagkadating sa bahay, nag-workout ako, so kailangan mas maaga talaga mag-umpisa. Ayan, so madilim pa, siguro na-imagine nyo kung anong oras ngayon. Ayan, hulaan nyo na lang. So safe na safe tayo sa virus. Bago pa sumikat ng todo yung araw, nasa bahay na ulit. Napalakad ako ng pambihira. Ano to, diversion road to, pero pambihira, daming aso. Daming aso sa mga truck na nakaparada sa tabi. So, tayo may araw, medyo sikat pa lang. Malapit na ako dito sa bagong monumento na kabubukas pa lang. So, takbo na ulit, wala na aso. Andito na ako sa may eco-tourism road, may part dito na, actually itong part na to, ano lang siya, 2 lanes. Kaya medyo delikado gawa na yung mga dumadaan dito, yung mga trucks, mga buses na gustong tumagos sa San Juan or tumagos dito para pumasok dun sa Sariaya Bypass Road na bago lang din kabubukas, na almost mga 8 kilometers, 7 kilometer plus, di ka nadadaan sa bayan ng Sariaya. So itong part na dinadaanan ko, kaya dito ako dumadaan sa dirt road. Yan. Di ako tumatakbo sa kalsada mismo at baka mahagip tayo ng mga rumaragas ang truck. Ayan. So malapit na ako dito sa monumento, sa intersection ng dating highway ng papuntang Lucena, papuntang Bicol. Ayan, andito na ako sa Old Manila Road. Ayan. Ito yung sinasabi kong bagong construct na monumento. Thank you and come again, Lucena. Pero actually hindi ito yung boundary ng Lucena tsaka Tayabas, kasi yung boundary ng Lucena Tayabas medyo unahan pa dito after na itong eco-tourism. Sa unahan pa itong Manila old route or highway. So ito talaga ay ginawa lang kasi para iwas disgrasya, kasi crossing ito rito, ito tsaka itong lalo na itong eco-tourism road, kasi mga trucks, mga delivery van, mga mabibilis na malalaking sasakyan yung mga dumadaan. So lapitan natin itong bagong gawang monumento. Ayan, so makikita nyo maraming dumadaan na dito kahit padaling araw pa lang. Ayan, so maraming dumadaan dito kahit madaling araw pa lang, kasi dito nagsasalubong lahat ng mga dumadaan papuntang Bicol or sa ibang part ng Quezon Province. So ayan, constructed under the administration of Honorable Roderick Dondon Alcala, sama-sama sa bagong Lucena. Thank you, come again, yung nakalagay sa taas dito naman sa harap. Ayan, Republic of the Philippines, Lucena City. Ayan, nakasulat lang yung mga yung location, Barangay Isabang, Lucena City, project ng Mayor Alcala, Vice Mayor, tsaka nakalista lahat ng mga officials ng Lucena. So yung nakasulat dito, pagka papunta ka, papasok ka ng Lucena galing Tayabas, ay nakalagay welcome to bagong Lucena. Ayan. Pero actually hindi ito ang boundary ng Lucena at saka Tayabas. So ito, itong part na to ay papuntang San Juan or sa unahan lang ng konti dyan, merong kakananan ka na papuntang
Sariaya Diversion Road. Yan. Malaking matitipid sa traffic pagka doon dumaan ngayon. Kasi sa mga bumabiyahe ng Quezon, yung Sariaya, yung may pinakamaliit na daan, tapos yung mga buildings, mga establishment, nandiyan na mismo sa tabi ng daan. Tapos wala pang mga parking yung mga ibang business establishment. Kaya magandang kaginhawaan itong Sariaya Bypass Road sa mga bumabiyahe ng Manila, Bicol, or Manila to Quezon Province. Okay, so medyo sikat na yung araw pero hindi pa todo. Ayan, almost mga 2 kilometers or pulang-pulang 3 kilometers ako sa bahay. Makapag-workout ako ng maaga. Subukan ko naman ngayon mag-TRX. Kahapon nag weight training ako. Medyo masasakit pa yung mga muscle ko. Natatagtag pag tumatakbo. Right, takbo ulit tayo. So medyo ahon-ahon to. Itong dinadaanan ko ngayon after ng ecotourism road, ito yung part ng Milo Lucena Leg, yung 21 kilometers na elimination para sa Milo National Finals. So yung mga tumatakbo rito, alam na nila na itong part na to ay ito yung Killing Me Softly na banayad na pahon, pero unti-unti kang papatayin. Ayan. Pero pagpabalik naman, bawi-bawi kasi puro downhill. Alright! Na-imagine ko lang kapag ka ngayon gagawin yung Milo 21K dito sa Lucena. Ako po siya. Nga nga, siguro yung pulikat ko hanggang noo. Kaya todo yun sa kayo para balik sa dating kondisyon. At hopefully makapamundok ulit. Makapasyal sa mga bagong ruta. Alright. Eto, malapit na ako sa amin. Ayan. So, kababalik ko lang sa takbo. Eto. At nagsisipag, nagtsatsagang bumangon ng maaga. Naka-alarm clock ng alas 4. Well, binabalik ko lang yung dating schedule ko before ako mahinto dahil sa naging busy sa pagkasikato sa bahay. Ngayon tapos na yung bahay. So, medyo na-delay na konti yung pagbabalik. Nauna, after na mapahinga ka ng mga almost 3 months, ako, yung unang-unang kalaban mo dyan, yung katamaran. Kaya dapat dahan-dahan tayong babalik sa mga nahinto dyan. Bumangon ng maaga. Takbo lakad. Tulad ng ginagawa ko para ganitong medyo mahirap ahon, jog, lakad, parang nagbibilang ng poste kagaya dati sa ultra races. So balik sa dating gawin. At mahirap magkasakit ngayon. Mahirap mag-gain ng weight pag napabayaan natin. Mahirap nang ibalik sa dati. Mas mahirap lalo. So balik sa dating gawin. Sipag, kuha na inspirasyon para makabalik ulit sa dating ginagawian natin pagtakbo. Right, so hanggang sa muli, takbo lang ng takbo kahit mahirap magbalik para maadik ulit tayo. Parang normal na lang ang ginagawa natin. Good morning and have a nice day.